Welcome guys sa Marshall TV. So ngayong araw to guys, pag-uusapan natin about copyright claim. So i-discuss natin guys kung ano ba yung mga common question about copyright claims. So example is, ano ba yung copyright claim? Paano ba nakakuha yung copyright claim? Paano ba iwasan? Mga ganyang question guys. So i-discuss natin step by step sa tutorial na to. And if gusto mo ng ganitong topic guys, tapusin mo tong video na to guys para meron ka ng idea about copyright claim. So wag na natin patagalin guys, simulan na natin ang tutorial pagkatapos ng intro. Welcome guys sa Marjahel TV. At kung bago ka pa lang sa channel ko guys, gumagawa ako ng mga tutorial video at tips para sa pag-grow ng inyong YouTube channel. And if marino ka rin guys, gumagawa rin ako ng mga tutorial video about sa pagbabarko. And if gusto mo ng ganitong content guys, please like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko guys. So thank you. Ano ba yung copyright claim? So yung another term ng copyright claim guys is content ID claim. So ito ay isang warning lang ni YouTube guys na nagwa-warn sa inyo na merong kang ginamit na video, pictures, music, or anything na works na may copyright. So yung video mo na nagkaroon ng copyright claim is maaring merong kang ginamit na mga materials na hindi sa iyo guys. So merong kang ginamit na mga music or clips. Ayan, so nilagyan ka ni YouTube ng copyright claims. So sagutin natin guys yung common question na tinatanong about copyright claim, kung nakaka-apekto ba to sa ating mga channel. Ang sagot guys is no. So hindi to nakaka-apekto. So, pwede mo pa rin ma-enjoy yung mga privilege ni YouTube na binibigay. Kaka-apekto lang yung copyright claim sa inyo guys kapag monetize ka na. Dahil yung may-ari ng clips or video na ginamit mo guys, siya yung magbe-benefits ng mga privilege or yung mga bayad sa ads na napapanood sa inyong mga video guys. So in short guys, hindi kayo susweldo or magkakaroon ng mga bayad sa inyong video na may copyright claims. So another tanong guys is, counted ba yung mga watch hours natin guys kahit meron tayong copyright claim sa video? So kung yung video nyo guys is naka-public tapos pinanood ng public, so yung kahit may copyright claim pa yung video nyo guys, counted yon as public watch hour. So yan yung sabi ni YouTube na all public watch hours. So mamomonetize pa rin kayo guys kahit yung isang video nyo guys is merong copyright claim. Ayan guys, so yung lahat ng watch hours ng video na yon guys, kahit may copyright claim, is pasok pa rin sa public watch hours ni YouTube. So madadagdag yon sa inyong public watch hours. Paano ba iwasan yung copyright claim? So gumamit ka ng sarili mong content guys, mag-shoot ka ng sarili mong video. Ayan, then gumamit ka ng mga copyright free na music. So meron akong ginawa dito guys kung paano mag-download at mag-insert ng mga copyright free music. So ayan guys, so sa audio library din guys, meron din doon mga copyright free na mga music para safe gamitin. So ayan guys, sana meron kayo natutunan about copyright claims, kung paano ito iwasan, and ano ba ang effect nito sa ating channel. So hope na nakatulong ako guys sa inyo, and kung meron pa kayong mga katanungan or hindi ko pa nasabi na alam nyo, please comment below para malaman natin lahat guys.
Then, hindi ka pa nakasubscribe, please like, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko, guys. Thank you for watching, and see you next video.